Welcome to my YouTube channel, mga taga-plans and more. Ngayon, magandang araw po sa inyong lahat muna po. Bago po tayo mag-start sa aking vlog, nakikita nyo naman po kung ano yung katabi natin. Ito po ang bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo mapapabulaklak o paano nyo mapapalago. Pero, hindi naman po talaga siya ganun alagain. Kaya, konting tips para sa adenium plants, also known as kalachuchi. Kaya, pisahan na po natin. Welcome po, mga taga-plants and more. Yan nga po, mga plants and more. Yung sinasabi natin, adenium plants, also known as kalachuchi, yung ating tutukuyin ngayon kung paano nga po siya aalagaan. Gaya nga po ng sinabi natin, hindi po siya ganong alagain. Hindi nyo kailangan ng mahabang oras at mahabang araw ng pagtitingin-tingin sa kanya para siya magkabulaklak o para siya lumago. Ito po ay ang pinakamadaling alagaan na halaman na hindi nangangailangan ng matinding mga pataba o kung anumang mga pag-aalaga na ginagawa natin katulad sa ibang mga halaman o katulad sa mga ibang halaman, putas o gulay. Ito pong adenium plants, guys, ay hindi po siya alagain. Ang tutuusin nga po, ito po ay hindi ko ganong tinitingnan-tignan, hindi ko siya pinapabayaan ko lang siya. Tsaka basta ang importante lang sa kanya madiligan siya at tsaka maarawan. Hindi po siya alagain at hindi po talaga siya kakain ng mahaba yung oras para siya mamulaklak o para siya lumaki. Kaya doon sa mga idea na gustong magkaroon ng mga halaman na syempre busy nga sa oras, syempre mas magandang alagaan talaga itong adenium plants at saka mas madali po ang pagpaparami nito dahil yung sanga nito ay putuli nyo lang at tanim, ay kusa na po yung lalaki, hayaan nyo lang po siyang nakawaon sa lupa at sa paso o sa lupa mismo na direct. Lalaki na yan nang hindi natin na namamalayan na sa mga ilang araw o isang buwan o ilang linggo, nakikita na natin siyang lalaki. Ang adenium plants or kalachuchi na kung tawagin, ay napakadaling patubuin at saka napakadali niyang alagaan. Ito nga po, dati, nasa direct na lupa po ito. Hindi po siya, wala po siya sa paso dati. Ako na lang po ang naglagay sa paso kasi yung ano niya, yung doon sa direct na lupa na pinaglalagyan niya, is meron siyang kaagaw na halaman na nasa isang lupa lang sila. Ayan. Wag na wag tayong maglalagay ng mga tabi-tabing mga halaman na lalo na kung yung mga halaman na pagtatabi-tabihin natin ay lumalaki ng napakataas sa mga 5 feet, 6 feet, 7 feet. Kasi, guys, mag-aagawan yan sila ng space ng pagdami ng ugat ngayon. Kung sino yung mabilis lumaki at kung sino yung mabilis dumami ang ugat, yun ang magkakaroon ng chance na mabuhay doon sa space na pinagtataniman niya. Kasi itong kalachuchi, naagawan siya ng space doon sa lupa na pinagtatabi, na nakatabi niya dati. Kaya inagapan ko siya kasi nakita ko nga siya is nalalanta na at mamamatay na. Ngayon, naisipan ko siyang ilagay sa paso kasi nakita ko na halos wala na siyang dahon. Wala na siyang dahon. Nakita ko na lang siguro mga tatlong dahon na lang tapos yung sanga niya. Although ganito pa rin, pero yung dahon niya, wala na dun sa kabila. Dito na lang, mga tatlo o apat na piraso. Ngayon, inalis ko siya doon sa may lupa na kung saan may kasama siya na lumalaki. Ngayon, yun nga, yung kasama niyang halaman doon na
dati is namatay na rin, eh, hindi ko alam kung anong reason, yung ayun nga, si San Francisco, yun ang katabi niya doon sa lupa na yon na dapat isa ang unang mamamatay. Kaso, inagapan ko nga, sabi ko, iiwalay ko nga siya para kung sa, natitignan ko kung mabubuhay po uli. Kasi talaga nakita ko na itong Kalachuchi o Adenium plants na nakita ko may kasama doon sa isang lupa na wala na siyang pag-asa mabuhay. Ngayon, ang ginawa ko na lang, nilipat ko siya sa malaking paso. Ito po. Kung makikita niyo po siya, ayan, nasa malaking paso po siya. Ayan. Ayan. Nung nilipat ko siya sa malaking paso, is after 1 week nakita ko na yung resulta na talaga, na resulta na unti-unti na siyang nagkadahon. Kaya yung after a month, dumami na yung dahon niya. At yung after a month, nakita ko na uli siyang nagkakaroon ng bulaklak. Kasi buti na lang po, naagapan ko yung pagkamatay niya. Kasi sayang, kasi ang ganda-ganda niya kapag namulaklak. At saka talagang, eto guys, recommend ko sa inyo to na eto hindi siya alagain. Hindi kakain ng mahaba niyong oras para mapaganda nyo yung Kalachuchi o Adenium plants. Ang kailangan lang dito, maarawan at maulanan. At kailangan may sarili siyang lupa o malayo siya sa mga halaman na mabilis din dumami ang ugat o humaba, kasi mag-aagawan niya ng space sa lupa para magkaroon ng marami ugat. Siyempre, yung mabagal magkaroon ng ugat, ang matatalo, siya yung mamamatay. Ngayon, ayun nga ang tip natin. Kung wala kayong space na malaking lupa para pagtaniman ng mga halaman, katulad ng Kalachuchi, pwede naman sa mga paso lang. Ngayon, kapag lumaki ng konti, kailangan po natin siyang ilipat sa malaking paso din. Ang pag-aalaga ng Kalachuchi ay napaka-simple, hindi kakain ng mahabang oras para sa ating iba pang gawain, hindi siya makakaistorbo. Kaya magandang alagaan ng Kalachuchi. Kaya para sa mga gusto mag-alaga ng halaman na to, ito po ay mai-recommend ko na sa lahat ng halaman na hindi siya mahirap buhayin. Madali pa siyang pabulaklakin at napakadali niya pong lumaki. Dahil hindi naman po siya ganito kalaki dati nung nandoon siya sa lupa. Direct sa lupa. Is talaga kung hindi ko siguro siya inagapan, baka itong Kalachuchi natin guys o Adenium plants ay wala na. Sayang. Kasi makikita na po naman po natin na ang gaganda po ng bulaklak niya. Ayan. At saka guys, ang bulaklak ng Kalachuchi, agapan natin, picturean na natin hanggat may magandang bulaklak, dahil ang bulaklak ng Kalachuchi, tumatagal lang yan ng 3 hanggang 5 araw. Pag 3 hanggang 5 araw, ay malalagas na yan, malalanta at kusa nang mauhulog. Kaya mag-alaga tayo ng Kalachuchi. Kapag namulaklak, kung gusto natin namin ng ganda ng bulaklak, picture na natin, kasi after 5 days, mauhulog ng kusa yung bulaklak niya at malalanta. At matagal na naman po siya bago siya magkaroon ng bulaklak. After a month na naman po siya bago magkaroon ng bulaklak. Kaya namnamin natin kapag nagkaroon ng bulaklak yung Kalachuchi natin o Adenium plant. Yan po guys, hindi isa to sa mga matibay kong halaman. Oh. Ayan guys, ito nga po mga plants and more. Ito yung sinasabi ko na space na dating nakatanim ang Adenium plants ko. Ayan, kasama ng San Francisco. Kaso, naagapan ko nga yung Adenium plants na nilipat ko sa paso. Kaya siya nabuhay uli. Ngayon, yung San Francisco na nakatanim dito ay nung inalis ko adyan yung plants, ay siya naman yung namatay. Ayan. Kasi nag-agawan nga sila ng ugat. Kaya huwag tayong magtatanim ng mga halaman na magkakatabi na mabilis din dumami yung ugat. Ayan po yung ugat ng San Francisco.
Ayan po yung ugat ng San Francisco. Ayan, namatay na rin po siya, tinanggal ko. Ngayon, kung magtatanim po tayo kung ganito kaliit na space, dapat isang halaman lang. Ayan. Dito nakatanim dati yung adenium plants na muntik nang mamatay. Ayan, na naagapan at nalipat natin sa paso. Ayan. Eh, namatay na rin yung kanyang ano, yung nakatanim dito na San Francisco. Ngayon, nag-iisip po tayo kung ano yung itatanim natin dyan. Ayun nga po mga taga Plants and More, sana may natutunan kayong mga binigay kong tips kung paano mag-alaga ng kalatsuchi or adenium plants. Ayan, dapat may nakuha kayo, yung pag-aalaga nito ay hindi kakain ng maraming araw o maraming yung oras para siya ay mapalago nyo. Sana po naintindihan niyo po yung aking paliwanag at magkaroon ng nagkaroon kayo ng sinasabing karunungan sa pag-aalaga ng kalatsuchi o adenium plants. Ayan. At sana kapag nag-alaga nito guys, tuloy lang natin, kaya talagang recommend kong napakaganda nito. Kaya syempre po, maraming salamat po sa aking YouTube channel, Plants and More. Welcome, maraming salamat po. At sana po, kapag nanood po tayo ng ating vlog, tapusin po natin. At sana po, please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. At hindi pa man po, ay papasalamat na po ako sa mga nagsosubscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat.